Ayan. Muli nagbabalik po ang yung lingkod. Ayan, mega love shout out sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Pero ayun na guys, no? At ang topic po natin dito ay si Ate Melanie. At ayun na nga, nagsalita na at umiyak na din. Dahil ito, ito guys, lilinawin ko muna, no? Ito ay huli. Huli na mag-reaction kay Melanie. At total naman ay kumbaga wala na rin sa kalingap, so kaya naman ako nakakapag-reaction before dahil nga hindi naman talagang si Melanie, so nahagip doon si Melanie, pero ang talagang target na reaksyonan is yung mga kagaya ng isang spokesperson na itong si Rowene, so nahagip lang po si Melanie. So ito na, na-interview itong si Melanie doon sa isang vlogger kay Derador, no? Isang vlog, hindi po si Javier de Leon na president ng Karepa, yan. Ito ay paglilinaw lang, no? Para sa lahat din na mga nagireaction kay Reyna, marapat bang araw-arawin pa? Nasabi naman na siguro natin lahat-lahat ang ating gustong sabihin, at ito ay nabanggit din ni Kuya Bal sa group chat ng Karepa na inap na, huwag nang reactionan pa si Melanie at si Reyna, no? At wala na rin naman sa kalingap. So, yun na nga, sabi ko, ang mga reactor, lahat na may naipahayag na nasabi na yung gustong sabihin, inap na siguro yon. Dito guys, at kung hindi po natin titigilan, ay maglalaot na maglalaot, at wala na rin naman sa kalingap. So, bigyan na natin ng privacy. Kung nasa kalingap, pwede natin reaksyonan, pero wala na. At mismong si Ate Melanie na po ang umalis o mayawag, kinuha yung kanyang ina. So, ano man yung gawin niya, ano man yung gawin nila, bahala na po si Melanie. Yan, no? Ito guys, mawalang galang muna kay Berador Picwa, no? Boss, gagamitin ko lang, saglit lang, may paririnig lang ako, yung sa part po kay Melanie, no? Maayos. Si Reyna, gaano niyo po ba, ano po bang natotohanan dito? Siyempre, kayo po yung kumuha kay Reyna. Ano po yung observation niyo? Ayun. So dito pinalalabas ni Melanie. Mawalagala na kay Boss Berador, no? Ito pinarinig ko lang yung sa part ni Melanie. At sinasabi nga niya, nawala na yung pagtitrigger. Salamat naman. Salamat naman. At yan naman talaga yung hiling na karamihan, na mawala na, mawala na yung pagtitrigger or tuluyan ng gumaling. No, yun naman talaga yung hiling. At yan din naman yung gusto ng kalinga. Pero dahil nga, sabi nga ni Melanie, mula nang naipa-check up sa site look, naging okay na. And tuloy muna tayo guys. Pero wala daw siyang utang na loob. Balik muna natin, ha? So meaning to say, hindi pa po 100% nung kinuha nyo, kasi ang sinasabi po ng mga Kalingap viewers, Kalingap supporter, 100% sure daw sila na magaling na si Reyna nung nasa poder ni Rod. Ayun, magaling. Hindi naman 100% magaling. No, kasi nakikita, alam natin dahil updated ni Roda, so nando na natitrigger o sinusumpong pa din. Pero hindi na kagaya nung dati na naglalak yung panga. No? Ang tanong kasi, sino yung nagsabi na 100%? Wala naman po siguro. Nag-reaction ako, wala akong sinabing 100% na magaling. Patuloy. Wala, sir. Kasi nung kinuha ko si Reyna, ilang araw pa kayo sa solution si Reyna. Kaya hindi siya na-trigger. Ang pagkakaroon na dyan lang. Apo. Dapat tuloy to may Reyna. Kaya hindi na ako si Putol-putol eh. Nawawala po kayo, tita. Ayun na guys. At dito nga umiyak na si Melanie. At nabanggit nga niya na sino bang nanay? Sino bang ina? Yung talagang hindi nagmahal sa anak. At sino bang talagang ina? Yung nagpabaya. So naiksalaysay niya rin yung pangyayari. At nabanggit din po niya na wala siyang natanggap na pera. Mariba doon sa binigay ni Kalinga Prab na 1,000 peso. So ito na, lilinawin natin. Hindi naman talaga sa'yo nagbibigay ng pera si Kalinga Prab.
doon nagbibigay kay Lolo Nestor. Yon, malinaw po, no? Para lang sa kaalaman ng lahat, before, kay Lolo Nestor po, nagbibigay. Kada vlog, binibigyan si Lolo Nestor. Yan, malinaw po. At dahil wala naman po talaga si Melanie noon, at si Melanie ay nasa sa bukid, sa lugar nila. So, si Lolo Nestor. Alam natin lahat yan, guys, no? And, ayun na. Nabanggit din doon, yung patungkol doon kay Roda, yung mga gamit. And, ayun na. Pero ito na, ang highlight lang ng ating topic dito, siguro, sa lahat ng mga reactor, ako man ay nagre-reaction din, pero ang nire-reactionan ko po is si Rowinay. Yan, paglilinaw, si Rowinay po ang aking nire-reaction na dahil sa pangakong 3-story na bahay, and meron pang kotse, and meron na driver. So, bakit nauwi doon sa ang pagpapabahay ay maliit na lamang? No, yun po yung aking nire-reactionan itong huli. Maliit na lamang. So, at bakit nauwi doon sa nagsusolicit siya online? Na gayong hindi naman po siya isang foundation, hindi naman siya charity vlogger, hindi siya yung isang foundation na may permit, pero tahas ang sinasabi na baka meron pa kayo dyan na itatabing pera, ay padala na ninyo para kay Reyna, and kulang pa ng ganito, ng ganyan, ng ganun. Yun po, ang aking nire-reactionan ay si Rowinay. At nahagip si Melanie. Kung ako man po ay lumabis or sumobra, ay pasensya na. Pasensya na po, no? Yan. Hindi naman tayo perfecto. Pero yun na, sa lahat ng ating mga kasamang reaktor, lalo-lalo na kay Mayora Naik na ikaw ay nasa Karepa, at sino pa ba? And si Kunyang kasi wala yan sa Karepa eh. Pwede siya strike everywhere. Kasi wala siyang grupo, hindi siya pasok sa Kalingap, no? Siguro para sa akin, total naman, nasabi na natin lahat ng ating gusto sabihin, na ipahayag na natin yung ating mga saloobin, siguro para sa akin, enough na yun. Total, wala na rin naman po si Reyna sa Kalingap, okay na yan. Hayaan na lang natin, dahil mismong si Ate Melanie ay ina, at siya ang may karapatan. Kung hahabulin po natin na ganito, ganun, kung sila Kuya Bal nga po at si Kalinga Prab ay tanggap na at hinayaan na, ipinaubayan na, bahala na yung ina, nagkaroon na ng kasunduan, okay na. Pero tayo po, ano pa po ang ating pinaghahabol? Tayo man ay mag-reaction, wala rin mangyayari. Dahil wala na rin naman po sa poder ng Kalingap at meron na silang sariling community na, yun, alam nyo na yan. No? Mga sumusuporta sa kanila. Kada live ng isang spokesperson na si Rowinay. So, para sa akin siguro, guys, lahat na may nasabi na natin, okay na, kung for content, for views, siguro, enough na din. Enough na rin po. Kahit pa paano, siyempre, naka-revenue na rin. Enough na rin po iyon. Ito po ay para sa katahimikan lang din ng lahat. Dahil makakaladkad at na kung ano pa ang mga napapag-usapan na nadadawit yan. Nadadawit ang Kalingap. So, yun na. For views, kumita na rin. Okay na rin po yun. Enough na rin yun. And salamat. Yun na lang po. So, yun na. At ito ay last kong pag-reaction kila Ate Melanie. Na ito ay, kung sa alam nilang ako ay pag nag-reaction ay talagang minsan hindi nila magugustuhan. Lalo na ng mga sumusuporta kay Reyna. Hindi nagugustuhan. Pero last na po ito. No, kung ako may mag-reaction, siguro positive na lang. Na alam kong ito ay hindi makakadurog sa damdamin ni Ate Melanie. Sa lahat ng mga reaktor, Mayora na eh. Ikaw ay nasa Karepa. Enough na siguro, sis. Dahil wala na sa Kalingap. And madadawit pa rin ang Kalingap. Dahil meron mga ibang nagireaksyon na ang punteriya ay Kalingap. Yon, okay na yan. Ang tagal ng panahon. Kay Kunyang, bahala na si Kunyang. At hindi naman yan, kumbaga, kasama sa Karepa. So, si Mayora Naik ay isa ka sa pinangalanan doon ni Ate Melanie na fake news ang iyong mga fake news ang iyong mga pinagsasabi. Enough na yan, sis. At nasabi mo na lahat ng iyong gusto sabihin. Para na lang din sa katahimikan, sa kapayapaan, bigyan natin sila ng privacy. Bahala na sila. Pero paano nga ang tanong, no? Paano magkakaroon ng privacy kung kunting kibot ay nag-a-update si Rowinay ng patungkol kay kila Ate Melanie? Sana lang naman din kay Ate Melanie, total ayaw nyo rin naman napapag-usapan or kung ano man, gawin na lang privado. Or pwede kayo mag-update sa inyong mga kalyado, sa inyong mga defender. So, hanggang group chat lang sana for update. And pwede naman, ang nangyayari kasi guys eh, nakakakuha sila ng picture, lalo na yung may kasamang boy. So, ito ay naisa sa publiko. So, yung may ibang reactor talaga, kagaya ni Kunyang, no? So, si Founder Ann, no? So, nare-reactionan. So, ito ay advice ko lang, wala sa kung ano man at hindi naman po masama. Yung mga ganun bagay, sarilinin na lang po at huwag na pong i-post pa sa social media dahil nare-reactionan po ng iba. Yan. Kaya hindi rin po natin nasisisi, masisisi ang ibang reactor. Dahil, syempre, naka-public. O, saan ang galing yung picture? Siyempre, galing doon sa kanila. Sa kampo ni Reyna. At nailalabas. So, sino ang may kasalanan?
So, ngayon, pag na-reactionan, eh, marami ang nagagalit. So, yun na. Gawin na lang din privado. Pwede mag-update sa group chat na lang kung saan magkakasama. And pwede mag-update naman yung ibang reactor na wag na lang maglabas ng mga picture dahil napupulutan po ng ibang mga reactor na kontra sa kina Reyna, kina Ate Melanie. No, yun lang. So, yun na. At pasensya na. Kung ako'y lumabis, ako'y kumulang, ako'y lumabis, yan. At hindi po tayo perfecto. Minsan talagang, sabi nga, kayo nagkasala o hindi, lumabis man o hindi, nakasakit ka man ng damdamin o hindi, marapat na minsan tayo humingi din ng paumanhin, ng pasensya, at tayo tao lang, at tayo vlogger. Yan, sana'y naiintindihan, sabihin man nila na for content, nandun na po, kasama na po yan. Kaya pasensya na po, yan. Mega love shoutout sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. At sabi ko nga, sinabi ko na kanina, lahat ay nasabi na, lahat ay naipahayag na. Enough na, ito na yung tamang panahon na siguro, hayaan na. Ano pa ang hahabulin? Ano pa, mahahabol pa ba? Kung yan man ay ibalik sa kalingap, at tanggapin, wala tayong magagawa. Kung tanggapin ay salamat. Kung hindi tanggapin, wala tayong magagawa. Pero sa tingin ko, mukhang hindi na rin ibabalik si Reyna. Ano pa ang hinahabol ng ibang mga reaktor, hayaan na lang. So, kung meron man nagireaksyon, magireaksyon, marapat lang na siguro ang reaksyonan ay si Rowinane. Pero hindi ko sinabing awayin si Rowinane. No, yun lang yung pangako na napababahayan, to pa rin. Hindi yung mauwi sa wala kasi yun po yung inaasahan. Yun yung laging sabi ni Rowinane na may nakalaan 1 million. So kung meron, to pa rin, nasa ganun naman na hindi kayo mabigo. Dahil yan din po yung isa sa mga inaabangan ng mga viewers na yung pangako yung pababahayan nyo. Ano, yun na guys! At good luck kay Ate Melanie. Hangad na lahat na talagang yung kagalingan, yung kalusugan ni Reyna ay maging okay na. Iyan ang ating inaabangan na sa tulong ng diumanong ay mga sponsor ay malaki raw yung pagbabago. Sana nga, yan naman talaga ang gusto ng lahat na maging okay, maging maganda yung kanyang pero sabi mag okay na daw, malaki na raw yung pagbabago at hindi na raw natitrigger. Sana tuloy-tuloy na. Pero yun ang malaking bagay din na nalilibang. Nalilibang at iba't iba yung nakakasalamuha. Okay na po yan. Pero yun na. Ang problema lang dito is yung pag-aaral na Reyna. Medyo late talaga. Sana matutukan din sa pag-aaral. No? Kasi ang nangyayari nga, nakikita natin na lagi namamasyal. Yun lang. Ito, wala sa kung anuman. Sana sa mga reaktor, hayaan na lang po natin. Sana sa mga nagireaksyon. Kagaya, yung isa lang sa pinagmamalasakita ko din dito. Si Mayor Naik na ito ay member ng Karepa. Yan. Yung iba na hindi member na Karepa, bahala na sila. Strike everywhere. Nasa sa kanila na yan. So, yun na. Ayun na, guys. Sabangan nyo ako sa aking next video. Mega love shoutout sa inyo lahat. Okay, Melanie. Good luck sa'yo. Nawa ay lubusan gumaling ang iyong anak. No, sa ayaw man ng lahat na si Reyna ay nawalay sa kalinga pero walang magagawa dahil ikaw yung ina, ikaw yung may karapatan, anumang decision mo ay ikaw ang masusunod. Dahil ikaw yung nagluwal. No. Pero, anuman yung mga sinabi mo sa live ni Boss Virador, ay hindi na para irebatan, hindi na para busisiin pa. No? At para wala ng gulo, wala ng batikos, tawag ito pababatikos, pangungusig, pangungutya, ay ayun na, hayaan na lang. At total, wala naman na rin talaga sa kalingap. Yan. Yan na guys. Bye-bye na po at pakiclick naman po ng thumbs up. Abangan nyo ako sa aking next video guys. Bye-bye.